Hello everyone, I'm Angel. And I'm Jake. And welcome to our channel. So, for today's video, it's our first ever sit-down vlog. Our first vlog, sabihin natin. Kasi yes. You guys know, we already posted some videos. Pero this time, magsasalita na kami ng marami-rami at chika-chikahan. Dahil dito sa aming channel, it's more on chikahan, kulitan, landian, charot. Wag ganun. So, mga ganun. So, comment kung may mga suggestions kayo dyan. So, now let's go to our first ever sit-down vlog. What is all about? The video is all about our love story. Tungkol to kung paano kami nagkakilala, paano kami naging magkaibigan, paano nagpunta sa biging love life, paano napunta sa pagiging legal sa family. Mga ganyang topic like yung lahat-lahat ng mga tinatanong-tanong sa amin usually. Kasi guys, if you guys didn't know, we're already 5.5 years or we're turning 6 years by next year. Kaya marami pa rin nagtatanong sa amin kung paano kami nag-start. So, we decided to create a video para i-share sa inyo at sa aming mga viewers, sa aming mga friends, and everything and everyone ang aming love story. So, ang love story namin, we believe that it was all because of God's will. Kasi as you guys didn't know, God is always the center of our relationship. That's why dumating kami sa punto ngayon. And sa mga hindi rin nakakaalam or sa mga nasabi ko na before, both kaming humingi ng signs before. Kasi dahil, kagagaling kami sa heartbreak nung time na yun. Oo, parang nag-move on kami. So may dumating, alam ko kung makaka-relate din yung iba dyan na yung may mga point na yung hihingi ka ng sign na Lord, gusto ko na talaga kung sino ba si Mr. Right. Ikaw nga ba si Mr. Right? So, mama, sabi namin kung ano yung mga signs na hiningi namin noon. Na alam nyo ba, na after 3 years na nung kami na, doon namin na-find out na nagyari pala yung mga signs na yun. Which is hindi talaga namin na-expect. So, sometimes, love moves in mysterious way. But, it was all in God's will. So, now, let's go to our story! So, paano ba tayo nag-start? So, nag-start tayo way back 2013, college, dahil freshman yan, mga new friends, ganyan. Kasi ang ganito yun, parang, syempre, pag first year ka sa college, you have met new people, hindi yung mga usual mo kasama kasi pwede kayo may iba-iba ng sections. So, meron akong isang seatmate na si Rika. Hi, babes, Rika! Tapos, si Zen din, tapos si Aisley. Hi, mga babes! Hello, shout out! So, si Rika, yung seatmate ko na halos naging kasama ko kasi ka-section ko siya or ka-block ko siya as in sa lahat ng subject. So, nangyari, lagi kayo magkasama. Sa mga nakakaalam na dyan, si Rika kasi, siya na yung kaklase ko simula nung first year high school hanggang fourth year. Parang yun nga, parang sa background niya, si Rika is naging high school friend niya until now. Tapos, sa akin naman, nakilala ko siya nung college. So, ang nangyari, since friend siya ni Rika, pinakilala ka niya sa akin. After 2 weeks, so, parang syempre, lagi na kayo magkakasama. Yeah. Tapos, ayan, dumating dun sa point na parang yung mga friends ko, friends niya, parang nagpakilala, ganun lang, simpleng ganun lang, hi, hello, ganyan. So, parang ba yung nangyari? Isang araw, parang Monday, saktong pumasok si Ka. Saktong nagkasabay ata kayo dun sa may gate na pumasok. Tapos yun, nung time na yun, usually naman kasi ganun eh, babe, san ka na, ganyan. So, nag-aantayin sa gate, mga ganun. Mga babae kasi ganun eh. Pero sa amin hindi. So, ganun nga. Pagkapasok niya sa gate, ang nakakalang SP kami nagkita eh. Tapos afternoon, nandun kami sa student plaza na, is nakita ko siya. Sabi ko, my goodness! I see a beautiful angel! Gusto ko yan! Tapos nga nun, yun na, pinakilala niya sa amin ni Riga. So sa akin, ang una kong tingin sa kanya, alam mo yung masungit, alos hindi makakausap, hindi mo ito makakasundo. Lagi naman kasi first impression diba, sa akin. Yung cellphone kasi, di ba? Sa pang pinakilala, Rika, ay, angel nga pala. Binsan, parang ganon. Angel. Oh, marami kasi sila yung mga barkada niya. Yeah. Tapos, parang si angel nga pala. Parang ganon nga, pinakilala ko ganon. So yun, nag-shake hands kami. Tapos yun na, friends, and okay, friends, ganyan. And then,
dumating then, isang araw, may nag-text, ay tinext ako ni Rica, tapos sabi niya, may makikipag-friend sa'yo ba? Makikipag-friend? Basta kunin daw yung number ko. Parang humingi ng permission, nag-ask ng permission na kung pwede ibigay or kunin ko, ibigay niya yung number ko. Yeah. And ako, since ako gusto ko makapag-meet ng new people, akala ko, I mean, sabi ko, sige, go, babe, sabi ko. Akala ko talaga si Joyce yun. Kasi ang akala ko babae, ganyan. Kasi ang set ng mind ko nun is kaka-break ko lang. Parang ako, hindi, wala akong pakialam sa mga lalaki. Alam mo yung, wala akong ano-ano sa lalaki. Kasi it's June yun eh, June. Tapos May lang, May or March lang, kaka-break lang namin yung ex ko. So parang ako, wala akong pakialam sa mga guys and everything. Basta gusto ko mag-aral lang, ganyan. Kasi nga, if ever na nag-decide din ako sa sarili ko na, yun, isa yun, kung nangyari yung sign na yun, or kung sino man yun, or ano, gusto ko yung pamatagalan na. So yun nga, so, eh di akala ko talaga, lababae siya, at sabi ko, go. Tapos, 2 days pa yun, hindi siya maamin. Hi, hello, ganyan. Hindi niya sinasabi kung sino siya. Basta alam ko, babae siya. Pero walang name na sinabi. Basta text lang. Hanggang sa after 2 days, nagpakilala na siya. And nag-flashback sa akin yung itsura niya nung day na yon. Yung nagpakilala, nung hi si Angel, ganyan. Nag-flashback siya sa akin. Tapos naalala ko yung suit niya, yung naka-red na bonnet siya. Na may red na bag and red na shoes. So, ganun siya ka-jed. Kung makasabi ka. Hindi, ang JJ niya lang, kumbaga para sa akin kasi ang jologs naman ito, super all red, and then naka, yung medyo loose na pants pa siya, and ewan ko, hindi ko kasi, wala lang, hindi ko masyadong ano yung mga ganong klase ng lalaki. Tapos akala ko, yung wala lang, alam mo yung parang siguro loko-loko, something like that siya. Tapos meron yung time na na-feel ko na parang gusto ko na magpakilala sa kanya, dun na parang... Bakit ba ba kasi kinuha yung number ko? Ikaw ba nang makakita ng... Sobrang ganda, tapos kinikilig ka na naman. Hindi kayo. Totoo kaya, dun nga, tapos nakita ko siya, ang ganda kasi. Pero ang purpose mo nun is talagang gusto mo ako? Or oo, as a friend? Hindi, talagang gusto. Talagang gusto, as in, love at first sight? Oo nga. As in, parang una pa lang, gusto mo na kasi. Isaks, nakakita ko ng ganun, wow, ang hill. Parang hindi ako maniniwala doon. Totoo, tapos doon. Ito pala yung teddy bear namin. Mamaya, alam namin kung paano nagkaroon yan. At tapos yun nga, alam ko may time kasi na parang nagpakilala na ako kasi nga, parang mamaya hindi mo na ako iti-taste. Kasi... Iti-taste? Sorry. Tapos yun nga, parang hindi mo na ako iti-taste. So yun, nagpakilala na ako. Naalala ko yung parang first talagang meeting namin na as after that text. Kasi alam mo yung awkward feeling, di ba? Yung pag parang sa text na kayo nag-uusap. And parang then, ex mo, tapos ikaw nagkita. Hindi! Hindi ganun! Awkward! Hindi! I mean, parang yung ka-text, syempre friend ko, parang wala akong dead ma ako sa kanya. Tapos syempre nakaka-text ko na siya. So may sarang, may something na kilala mo, kilala nyo na isa't isa, pero kayo lang dalawa nakakaalam. Alam mo yung ganung feeling. And then, syempre ka-text ko siya, minsan makulit. Alam mo, super kulit niya. As in, dinededma ko na siya. As in, hindi ko na siya nire-replyante. Text pa din ng text. Halos minsan, may time yun eh. Pinaloadan niya ako para lang replyan ko siya. Hindi kasi nag-loading. Ganun siya ka-desperate. Charot. Tapos yun nga. Tapos yung talaga, pag mahal mo, kailangan mo yung bigyan. Mahal agad. Oo. Parang ilang weeks pa lang. Ganun yan. Pag na dito, naramdaman mo na. Two na agad. So, dumating yung time talaga na siya na talaga. Oo. As in, one look. Oo. Oo, yun ito. Tapos yun nga, parang na-share ko sa kanya na sumasakit yung plako kasi hindi naman sa pag-ano pero bago yung shoes, ganyan. Kaya mo rin siya, see? Hindi, syempre kasi pag, diba, pag new school year, mga ganyan, tapos college pa, di bago yung school. Kailangan. So nasugat yung, alam niyo yung, ito yung plako, yung sa likod, yung lagi nasusugat kapag masikip or maluwang yung shoes. Basta yung ganon. Tapos, sabi ko, sakit ng pa ako. And then, kaya nagdun kami sa may, alam niyo yung kung nakakalam sa Siupang, sa Student Plaza, sa Intetag kami SP, yung teller, tapos may mga board dito, and then dito may upuan doon na. May upuan, sa sulok, sa may sulok. So, doon, doon talaga yon. So, yun, sumasakit yung pa ako, sabi ko. Tapos, hindi ko naman intention, parang shinare ko lang, ito naman si lolo mo, is bumili ng band-aid. Pero kasi alam niya, nakapag sa kanya, hindi ko tinatanggap. Pero seryoso, ayoko talaga sa kanya. Kasi yung ano niya, yung style niya, parang ang feeling na makulit. Talagang makulit na hindi ka tatantanan. Yung to the point na pinush mo ng palayo. Paano yung push? Ganon. Push. O, tapos game on. O, tapos yun na. Tapos ang ginawa niya, binigay niya kay Rica. Pinabigay niya kay Rica with price yun na medyo malaki ng konti. Tapos binigay niya yung band-aid. Nalala ko pa yung pangalan nung pinagbilang unang bataan.
yung price, patatas ni Mang Kulas. Alam mo naman ang tagay yung pangyan. Tapos yun, ayokong tanggapin. Sabi niya, sige na, ganyan. Di syempre, nahiya naman ako kung di ko tatanggapin. Lala na sila. Tapos dumating din siya nun eh. Kaya napilitan akong tanggapin talaga. Para hindi lang siya mapahiya. May ganong feeling. Mali, yung binigay naman niya te, hindi naman tumatagal. Tapos yung pinaka natandaan ko nung sinabi niya nung pagkabigay ko. Ilang, siguro nilakad niya lang ng ilang minuto. Tapos natanggal. Binalaw pa niya. Ay, hindi binalaw is parang sa Pangasinan yun. Pero parang kumbaga, chismis, parang ganun. Parang ganun na tapos. Sabi niya, ano ba yan yung binigay mo ba? Eh, hindi dumidikit. No, oh, so weird, di ba? Nagbigay ka pati, hindi naman effective. Tapos, yun na, and then, ayun na, parang okay, sabi ko. Tapos, tas, ano slowly, naman? Nakita ko, nag-iiba yung itsura mo. Parang umaayos siya, te. Di na siya jeje. Ikaw ba naman inspired? Pero yung style ng text niya talagang buo, ah. Buo siya. Tapos, ayun, siguro sa pagiging makulit niya. Pero wala pa rin talagang effect sa akin, te. Kasi after nun, and then after nung man-eat thing, nangyari na yung cast night. So yung cast night, si Lolo mo, sobrang ma-feeling dahil napili siya bilang Mr. Cast. Ay, candidate lang pala. So cast night, as you guys know, yung parang, tawag ito? Parang night siya ng mga freshman year. Parang ganyan. Tapos, kung makakalam din dyan, sa Yupang Gym, pagpasok mo sa Yupang Gym, dito sa may kaliwa, is yung may bleachers doon, yung parang pataas siya. Nandun kami. Tapos, sinetext-text niya ako. Kasi busy siya sa pageant niya. Pero pinipilit niya akong text na supportahan ko daw siya, na manood daw ako, ganyan to ganyan. Hindi sana siya pupunta eh. Kung hindi talaga. Sabi ko sa kanya, hindi pupunta talaga ako. Pero ang sabi ko sa, talaga pupunta ako nung, like, pe, freshman year, hindi ka pa pupunta, di ba? First experience. Pero talagang sabi ko sa kanya, pupunta. Kasi ayoko ng something na kung ano. Gusto ko ma-enjoy yung night. Ayoko yung may papansin sa akin na ganun. So, andun kami na hopo, dun yung section namin, AM 13. Ganito kasi yan. Kinutsaba ko kasi si Joyce. Oh, si Joyce. Kinutsaba ko siya na bili siya ng rose bago ma... Kasi nung time nung... Ay, si Joyce yung bumili mo. Oo, pinabili ko sa kanya. May sukli pa nga ako. Di binalik. Siyempre, first year eh. Hindi ka pa naman mayaman nun. Tapos yun. Tapos nun, after nun, di ba nung hapon, pinapalabas na ng estudyante kasi nga, may ticket para makapasok ka. O, tapos yung gabi na nun, is binigay niya sa akin yung rose. Tapos sabi ko, ikaw muna maghawa. Tapos, tawagin mo muna si Joyce. Ay, si Ganda. Tawagin mo muna siya, may gagawin ako. Nagtatago pa ako doon kasi hindi siya nagtetext na. Nagtetext sa akin si Joyce. Sabi niya, nasan ka, ganito, ganyan. Yeah. Tapos, tinatry kong umiwas talaga nun, guys. Promise. Kasi, naiirita lang ako. Gusto ko lang talaga mag-enjoy with friends and everything like that. Tapos, meron yung kumakain kami. Alam niyo yung Styro? Di, syempre Styro. So, nakita ko si Joyce andyan na. Ipupun siya. So, nakaganyan yun. Gumaganyan na ako. So, nagtatago ako. Ayaw ko magpakita. Paano yung tago? Ganyan. Kasi yung Styro, tinatatakip ko siya. Limuyo ko kung ganyan. Tapos nagulat ako bilang hinawakan niya na ako. Halika nga parang gano'n. Niyaya niya ako somewhere. And then lumabas kami. Dun sa SP kasi, meron yung parang SP, Student Plaza, and then may forest. Forest? Dun sa may pond. Walang ilaw doon kapag mga ganong event. Usually, doon lang sa may event doon talaga. So, hinatak nila ako doon. And then, hindi ko alam kung anong mga nangyayari kagarapan. Ang nakita ko doon is, syempre, naka-makeup. Di syempre, mga Mr. Cass yun. Mga ganon. Andun sila. Tapos siya, nakatalikod siya. Actually, bago mag-start yung event, doon yung nangyayari itong ikikwento niya. Doon na. So, parang yun, naka-Amerikana siya. Tapos nakatalikod siya. Ang feeling naman ito eh. So, hindi ko masyado makita talaga kasi ang dilim-dilim. Siyempre, from light and then dark. Tapos, nagbigay... Pagharap niya... Ako. Hindi. Tapos, nagbigay siya ng 3 red roses. Hoy! Tapos, sinabi niya na natatandaan ko pa. Hindi ko alam yung exact words ha. Basta wala siyang tinanong sa akin na yes or no something. Basta ang sinabi niya, gusto kita. Liligawan kita. And then, kemerot. Yun na. So ako, sige, go. Mga pag-ibig na si Lulu. Si Lola mo naman, tinanggap niya. Siyempre, nakakaya naman. Nag-set up siya, diba? So, bilang respeto. Although ako, ayoko na sanang tanggapin. Kasi ayoko ng meaning. Ayoko talaga sa kanya. Wala kong feelings sa kanya, promise. Tinetext ko lang siya to the point na minsan naawa ako. Baka walang ka-text, ganyan. Totoo. Ayoko talaga sa'yo. Tapos, ayun ang kulit-kulit niya. And then yun, natapos yung cast night. And Mr. Ang nakuha niya is Mr. Personality. So,
Yun. And then, fast forward tayo ng konti. Doon tayo sa part na, yun na, parang doon na nag-start na yung nalaman ko na may gusto siya sa akin. Which is, hindi ko alam kung ano, kasi wala siyang tinanong eh. So, wala akong sinagot. Kasi wala naman siyang tinanong. So, ang nangyari is parang sinabi niya lang na gusto niya ako, tapos niligawan niya ako. Then, ako, wapake, ganyan. Tapos, dumating doon sa point, nakaklase namin si Joshua. Pinaklase kaming Joshua na naging friend din namin. And then, itong si Joshua, sinamahan namin siya mag-audition doon sa Pep Squad. Tapos, nung nag-audition siya, kasi Pep Squad, may UPDC. Kilala naman ang UPDC, mga dancers, yan, yan. Nagkaroon sila ng parang sister na Pep Squad or parang mga cheerleaders, ganyan. And then, sakto, naghahanap sila ng members noon. Sarap makinigay. Tapos, kami, napa-audition kami noon kasi walang halos tao din kami, tinday namin kasi wala kami magawa eh. Para support, sinuportan lang talaga namin yung friend noon and then kami napa-audition din. Yeah. And then, wala na siya yung auditions like super hirap. Go na wala. And then training kasi, na. Kung ano, ilan lang kasi kami noon eh. Siguro, mabibilang mo sa daliri, mga lima, ganun. Oo. Tapos yung training doon, te, grabe. As in, nakakaiyak. Kaya parang doon, doon na-develop yung parang mas friendship namin. Kasi friend lang talaga noon. And then, na-appreciate ko siya. Kasi alam mo yung, may time na yun talagang hindi ko na kaya. Naiiyak na ako. Ang sakit sa katawan. Tapos meron yung nalaglag ako nung nagre-rehearse kami. And then, parang naiiyak na ako. Tapos siya yung laging nandyan. Sa kanya ako nag-o-open. And then, yun. Parang doon, mas na-develop. Na nag-level up ng konti. Kasi nga, siguro may konting sweet and care na din na nafe-feel ko. And then nakita ko kung gaano hawa ng hair mo, lolo. Mahaba naman talaga. So parang doon nakita ko yung ano yung sincerity niya na hindi siya yung tipo na, siya yung tipo na ang sarap makasama. Kasi ang kengkoy niya eh. Alam mo yung alam niya kung paano mag-joke. So, alam ko na kung ba't siya Mr. Personality. Parang pinaka-best award yun. Hi! Oh, syempre, ikaw ba naman mabigyan ng sash buong tapos, buhay mo? Tapos yun, syempre yung mga trainings, medyo mahirap yun. Parang naging magkasangga kami noon na parang mas na-build yung friendship and foundation namin doon. Kasi struggle talaga yung te, kung mga alam niyo yung training, mga body awareness, yung mga binat-binat dyan. Tapos medyo chubby-chubby ako, di ba? So medyo hirap-hirap tayo. Tapos yun, tapos dumating din doon sa part na parang 2 weeks lang kami makapag-practice. So ang nangyari is 12 AM na kami umuwi, minsan pa nga 2 AM, ganyan. So ang ginagawa niya, para to secure na syempre babae ako, and wala din naman ako matutulugan sa dagupan, so umuwi ako. Mm-hmm. And then ang ginagawa niya, nag-arkila kami ng motor dun sa Amigo, sa may Mangaldan. Tapos ang ginagawa niya, hinahatid niya muna ako sa bahay. Oh. Kahit napagod na siya, hinahatid niya ako sa bahay. Tapos, umuwi pa siya ulit sa dagupan, kahit almost 2 to 3 AM na yun. Pasok pa kinabukasan. Super effort siya to the point na na-appreciate din ng parents ko. Kaya parang alam mo yun, siya na, yung tinitext. Swerte mo. Alam mo naman nakakaalam nun. So parang siya na yung tinitext na, imbis na ako, siya yung tinitext na, Jay, sana kayo ganyan. So doon yun nag-start. Pero nagpanggap pa nga siya ng paklabakla ng konti. Kasi ang bawal hirap, kasi sa parents ko talaga, bawal akong mag-boyfriend since panganay ako and then first year pa lang te, diba? 16 pa lang ako noon. Tapos alam ko, it's either November or December. Sinabi ko naman sa kanya na nag-usap pa kami nung ex ko. Siyempre kakabait lang na. Tapos, pero ako kasi kapag ex na, parang andun ako sa point na, wag na. Parang ayoko na, parang okay na ako. Tapos siguro kasi pinaramdam niya sa akin yung tamang alaga na dapat ganun ako yung naalagaan. Kasi nga, ang babae na alagaan, hindi sinasaktan. So parang pinaramdam niya yun sa akin. So, and then parang nandun na sa point na, imbis nung nag-usap na kami, parang siya yung pumapasok sa isip ko na, I already have someone na... parang kasi ang tawag ko sa iyo, be, di ba? Kasi parang kaibigan ko talaga, tingin ko talaga kasi sa kanya. Mostly, di ba noon, tawagan pag alam mo ng be, kaibigan. Oh, usually, babae, tawag ko be. Yun yung naging tawag ko sa text kasi nga akala ko talaga babae siya. So doon nag-start parang be, ganyan. And then yun nga, tapos, January. Di ba, December yun, no? Parang 2013 yun. Then January 8, 2014. Kasi we love number 8. Madaming infinity, meaning. Ganun. Oo, sa Chinese kasi madaming meaning yung number 8.
And parang wala lang, napag-isipan namin yung 8. Pero we don't know the exact feeling. Hanggang dumating na dun sa point na hindi ko naman alam na may surprise din siya sa akin na binigay. Although small box lang yon, pero yung letter, nakip ko siya dito. Ay, wow! Andito yung mga letters niya, and yun yung pinakagustuhan ko sa kanis. Ang sipag niya magawa ng letters, and andito pa yung iba nakatago na kasi. And I don't know kung alin dito yun. Tapos, yeah. Ano ba nakasulat? Ano, lumandi na ng konti kaya bumibabe-babe na, ganyan. Pangit naman. Tapos, nagbigay siya nun. Oh. Tapos ako naman, sabi ko, pag na-feel, pag ako, parang ayoko pa. Ayoko pa talaga maging kami. Kasi nga, we're not yet. Parang hindi ko pa ready. Parang masyadong mabilis. And takot ako na baka yung friends namin, pag nag-level up, mag-iba. Kasi super, ang sarap niyang kasama na maging, as in friend. Yung open up na, hindi siya super like, ano, hindi ka nahihiya, yung mga ganyan. And guy friend, di ba? Ang sarap magkaroon ng guy friend. And parang wala pa sa isip ko talaga, or wala pa sa isip naming dalawa, is yung mag-level up. Kasi sabi ko, what if nagbago? What if? Parang may mga what if kami. So, binigay niya yon unexpectedly. Isang maliit na box yon. Cute yun, cute. And may binigay din siya na earrings. Sa mga nakakaalam, mahilig siya sa earrings nung time na yon. Na parang yung iba-ibang style. May alien, may camera. Ano ba ba? May pinya. Basta ganun, iba-iba. Oo, ang hilig ko sa earrings. Yung mga usual na extraordinary earrings. So, yun yung nakahiligan ko. Hindi ko alam. Nag-explore. Excuse me po, kamo. tapos yun yung binigay niya. And then, dun sa ilalim, pag inalis mo yun, may letter. And at tatatandaan ko, it's 12:08 p.m. Ay, wow! Detailed! January 4, 2014. Ay, January 8, 2014. 12:08 p.m. Tubig. Or lunch. Tubig. Kulang. Tapos yun, ano, sa gitna yun ng SP. Sa SP kasi medyo maluwang yun. So, meron yung dito yung pinaka-students plaza. Students? And dito yung mga food. Tapos dito sa gitna, may table doon. Natatandaan ko doon. Wala akong kasama noon. Tapos may binigay siya unexpectedly. And then binasa ko. So, ito yung kanyang nalalaman ng kanyang sulat. Oh, no. Ooh. Huwag mo nang pakikita. Ang ganda ng sulat niya, no. Oh my gosh, yung focus na naman nawala. Nawala yung focus niya. Parang ikaw, minsan nawawala yung focus mo. So, ang nalaman, babasahin ko sa inyo ang nalaman ng kanayang siulat na binasa ko noong January 8, 2014. Mali na. Kasi 5 years ago. Oh, tapos, 12:08 sa mga 12:09, mga 12:10 ako natapos. Oh, sige. Game! Hi, babe. Heto na, babe. Kailangan may hininga. Yung pinakihihintay kong araw after how many months? Hey. This is it! Pero alam kong hindi ka pa ready na maging official tayong daw. Yes, hindi talaga ako ready kasi... Cherba. Sorry kung ito lang yung may bibigay ko, ha? Saka bakit hindi sing-sing ang ibibigay ko? Kasi una sa lahat... may una sa lahat. It's a pair, it symbolizes you and me. May pa you and me na pala ako niyan? It's you and me and Zolop. Charot. Zoom, umulan. Pag nawala ang isa, hindi na magandang tignan at hindi mo na may susuot ng maganda. Pangalawa, si Kai, pangalawa siya. Hindi ka pa ready na pumasok sa isang relationship. Sip. Nung una, yun samang ibibigay ko, kaso ang sabi mo, hindi ka pa ready. At sabi ko sa sarili ko, bibigyan kita nun kapag talagang ready ka na. Kapag para kasal, uy bongga, kasal. Handa na nilang harapin ang sabay ang mga challenges kaya maghihintay ako hanggang sabihin mo, ready ka na babe. Pangatlo, may pangatlo siya. Sano yun? Mahilig ka kasi sa mga accessories, lalo na sa ganito. Hehehe. Kaya naisipan kong ito ang bigay kasi super ma-appreciate ko talaga yung mga ganun guys. Kaya dapat mong ingatan ito, pag hindi iningatan, para mo na din sinabing iniwanan mo ako. Kaya o, dapat, hindi ko sinasadya, nawala talaga siya kasi hindi ko sinasadya. Dahil nga lagi ko siya nagagamit na pagpapalit-palit ko sa aking mga ibang hikaw. Mahal na mahal kita, forever na yan babe at hindi yan magbabago. Ingatan mo parati ang sarili mo ha, hindi kita iiwan kahit kailan. Andito lang ako parati para sa'yo. Happy 08 sa'yo, babe. Always smile, ha? I love you and sign.
So, ganyan ka pala ka-drama before. Ganyan kita ka man. Before, na-appreciate ko yun kasi bihira na yung mga lalaki na bibigyan ng letters. And letters. As you guys can see, marami pa rito mga letters. Pero hindi ko nababasahin na masyadong marami. Marami yan. May hugis heart pa akong binigay. Tapos, nung nabasa ko yun, mga 12:10 PM na yun. Hindi naman siya answerable by yes or no. Pero, nag-type ako dun sa lumang phone ko. Wala na kasi yun. Parang nagsabi ako dun na, sige na nga, parang tayo na. Pero, walang nakakaalam nun. As in kaming dalawa lang, nakakaalam nun. So, nag-decide kami na itago muna yung relationship namin. 1 year namin tinago siya. So, dun sa 1 year na yon, parang we need to know more each other kasi parang masyadong mabilis, diba? Yung mga friends namin, akala nila nililigawan talaga niya kasi mga nabibigay siya ng gift. Hindi nila alam, monster gift na yon. At isa dyan si Mr. Cole na kanyang hawak. Ito. Kanina ko pa hawak, nakikita niyo nung una, diba? Si Mr. Cole, binigay niya yan nung nasa bus kami papunta sa NCC dahil magkocontest kami na National Children's Competition. Tapos yun yung binigay niya. Sana makita. Actually, binigay niya yan 12 AM, di ko alam yung minutes niya, pero 12 AM yun. Kasi basta tulog, 12, tulog 12. Ako noon, tapos pagising ko, nakalagay na siya sa lap ko. So yun nga, yung parang doon sa 1 year na yun, nakita namin yung, mas nakita namin, mas nakilala namin sa isa, yung challenges, and parang ang sarap din kasi ng feeling na may privacy kayo, na mas na-build namin yung foundation namin. Mas naging closer kami na in-expect ko is baka magbago, pero hindi pala, mas naging sweet, nagkaroon siya ng sweet na, yung sweetness. Huh? Sweetness niya, may ibang flavors kanya. And then, dumating na yung mag-18th birthday ako. Since ang birthday namin, if you guys didn't know, 3 days lang pagitan. Uh-huh. And then sabi ko, since 18th birthday niya noon, hindi ako makakapunta sa birthday niya. Kasi nga, busy na ako nagka-prepare kasi nga 25 birthday ko na, diba? Hindi niya alam, nasa bahay na nila ako. Umakyat ako sa kwarto niya, dun ko nilagay sa labahan pa, ang kalat ng kwarto niya, te. Dun sa labahan niya, tinago ko yung mga gift ko. Tinetext ko na siya, nakita mo, may nakita ka bang ano? Wala. Hanggang sa nung naglaban na sila, dun niya lang na-realize. And then, birthday ko naman, nung dibo ko, kami na noon actually. Uh-huh. Tapos, wala talaga nakakaalam, itong host ko, na makeup artist ko din, and sinabi niya na nandito yung special someone niya, and then siya, todo tago siya, guys. Kasi, takot siya. Ang takot siya, mapagalitan ako, kasi birthday ko pa noon. So, ako, sabi ni mamang pa noon, parang binagwardyahan niya kami. Fast forward, 1 year, ayun, parang nalagpasan namin, hindi ko expect talaga yun, naabot kami ng 1 year, kasi yun, 5 months lang ako. And siya, long term siya, ang pinakalas niya is, 2 years. 2 years. O diba, long term? Manage sa long term, which is ako hindi. So parang opposite kasi na ikaw, kami. Kasi ikaw, kasi pang forever. Tapos hindi namin nasabi, diba parang sa kanina nasabi namin na parang nag-start kami sa sign. Well, dun sa first sign, hindi ko nasabi kanina, yung nag-wish ako kay Lord na kung sino mga magbibigay sa akin ng 3 red roses na nakasuot siya ng formal attire, which is very impossible nowadays na mangyari yon. And then na-realize ko na it happened pala, yun yung cast night na hindi ko in-expect talaga. Tapos, yung sa kanya, meron pala siyang winish. Yung ano, yung unang makakapunta ng kwarto ko kahit magulo. Oo yun, which is siguro kung isipin mo kahit sino ba namang babae pupunta sa kwarto ng ganun, diba? So yun yung parang mga signs na simpleng random thought lang na parang nakausap mo si God na gusto ko ng ganito ganyan. Which is hindi naman talaga kami nag-expect na kahit na ano. Is nangyari yes. Pala siya. So really God moves in mysterious ways. So fast forward, 1 year na kami and then nag-decide kami na... Na? Dumabas with friends para sabihin na we're officially 1 year. Ang alam niya yun lang talaga plano pero may iba akong plano. Nag-umpisa yun nung nabigla akong nag-isip na dapat ay kailangan kong bumangay kasi nga wala akong hindi ako nagbigay ng gift sa kanya ng dibu. So ayun, nag-isip ako na parang bibigyan ko siya ng gift, na bibigyan ko siya ng parang surprise. Doon kasi sinabay ko na rin siya sa parang anniversary namin. So ganito nangyari. Nag-isip ako bibigyan ko siya ng ano dapat, balloon lang dapat. Tapos ano? Kasi nga hindi niya ako daw na-surprise ng birthday ko kaya bumawi siya. Oh. So parang, kasi well, hindi pa uso yung ganitong video-video. Pero may mga pictures kami lang. Na ipa-flash-flash. Sayang nga hindi namin na-document kasi super memorable and happiest day yon. And I know guys na meron sa inyo nakakita na sa Facebook ng mga post na yon. Ang ina-expect ko, lalabas lang talaga kami noon. Tapos, nag-CR yung dalawang kaibigan si Aisley and Charlotte na lagi kong kasama. And then, iniwan nila ako sa SP. And then, maya-maya, piniringan nila ako. Dinala nila ako dun sa NH. Dun sa may hallway papuntang palabas na. Alam ko, ewan ko kung alam niyo yun. Doon, ang tagal ko nag-antay. So, parang nag-iisip na ako na ano bang meron. So, sabi ko, syempre first anniversary, may something. Ngayon, ang nangyari, kada pag alis nung piring sa akin, sarang sabi niya, alisin mo na be, parang sabi ni Charlotte yun. Kada poste, may lumalabas na taong nagbibigay ng balloon. And then sasabihin nila happy birthday. Tapos dun sa end, parang syempre, parang kasi may susundan, syempre may nagbibigay, di parang may sinusundan ka. Ayan. Tapos pagbaba mo dun sa may forest. Tapos andun sila, doon meron yung happy birthday, tigisa sila per letter, and then
after that picture, meron naman yung I love you. Uy. So, tapos nandun siya sa dulo, kaming dalawa. Medyo naano ko, nabigla ko sa mga happening. Kasi diba, plano na namin na lalabas na kami with kakain friends. Lang. And sabi ko, gumastos na naman siya, ikakain na kami sa labas. So, parang ganun yung nangyari. And isa dun sa mga binigay niya, nandito pa, is nakip ko pa. Ito. So, survivor din siya. Ayan. Yan ako, so, dito, niyo. Yan, letterings niya, ganda pa. And then, may mga nabura na kasi nabasa siya. Dito, pinasulat niya yung mga hindi nakapunta ng bibo. So, after nun, akala ko okay na. Hindi ko napansin, medyo nawala na siya. Tapos, maya-maya, after nun, since okay na lahat, ano, piniringan na naman nila ako na, nabigla ako na anong piring-piring na namang effect. Tapos, dinala na nila ako dun sa field. And ako, hindi ko nga alam yung nangyari. As in, hindi ko alam kung sino yung mga nando. Hindi ko nga alam kung nasabangin na ba ako. Kasi nakapiring talaga ako. Tapos, ang nangyari nun, pag alis nung piring, is meron yung happy anniversary sa, na tinaas ng mga yupang pep squad. And then, lumabas siya na may dala siyang big teddy bear. At ito. At ito siya. Ito ang aming baby. Parang tanggal ano na yung siya? Ribbon niya. So, and malaki siya. Tayo ko nga. Hindi, huwag. So yon dala niya to, tapos ngiting-ngiti pa siya na ako. Kasi all throughout, simula nung piniringan ako nung una, lutang na ako sa mga nangyari. Kasi sabi ko, ang iniisip ko na noon, paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko? Parang nahihiya ako. Which is hindi ko alam, a day before pala, alam na nila na kami na pala. Tapos naalala ko noon, sabi niya hindi daw siya iiyak, pero yung itsura niya, alam niyo, ganyan pa yung awkin sa panya, tapos na ganyan. Noon, meron? Hindi ko expect, tapos biglang napayakap ako sa kanya. Tapos, ang daming taong nakatingin. Siyempre, pag mga ganong may eksena ka, besh, di ba? Tapos, yung parang sa buong NH Hall, may mga sumisigaw pa ba? Walang forever! May mga sumisigaw pang ganon. Tapos, yun. And then yun, super saya nung moment na nun. Kasi parang, once in a lifetime na parang kasi first time ko talaga ma-experience kasi siya lang talaga yung lalaki na kapag surprise sa akin. Even those simple surprise like letters, siya lang talaga yung nakagawa sa akin ng ganun na super na-appreciate ko. Masaya na ako doon as long as may time siya sa akin. And then hindi ako nag-expect kasi hindi naman ako yung tipong super materialistic, 'di ba? Like food lang, okay na. Halata naman sa katawan namin, no. Ayun, no. Pawis na ako. Oh, ayan, sabay kaming tumataba na mga ganyan. Ganun na yung nangyari. And then after that, noon nangyari yung kumain kami sa labas and then parang nag-open sila na walang yaka. Oh, tama, sinabi ganyan, ganyan pauwi pala noon, no. Super 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 duper duper thank you sa mga friends ko na tumulong noon. Lalo-lalo na sa mga pep squad, ayan, tapos mga best, sa mga best friends ko, Beshies. Ganyan. Sa team 4, ayan, mga team 4, ayan, nandiyan na kayo lahat. Lahat-lahat ang tumulong doon sa moment na yun. And then, doon na din nag-start yung unti-unti na parang naging legal. Kasi parang, di ba, lagi niya ako inatid sa pep. And hindi na nangyari yung mga boyfriend ko. Hindi na nangyari sa amin yun. Kasi, since nung nililigawan pa lang niya ako before, nakilala na siya nila mama at daddy. And nakita nila kung gano'n siya ka-effort na maghatid. And then, yun na. Then, syempre, alam na, na-feel nila na inumiko si Bear. Parang, sabi ko pa nung una, friends, and then ganyan. Kasi nag-worry ako na baka may ganito ganyan. True. Tapos, hindi na nangyari. Parang, ano? Nagulat na lang sila na 1 year na kami, mga gano'n. Tapos si mama, parang doon, naging slowly. Parang doon yung nag-start eh. Uh-huh. Yung naging slowly open na kami. So, pag minsan nag-aaway kami, si mama pa yung mag-ano. Siyempre, and si sa parents si naman mag-ayos. Niya, before pa, nililigawan pa lang alam niya. Na. Alam na nila. And kasi then, super kasi. Okay and super open sa kanya. Sa akin talaga, noong una, hindi ko talaga expect na mag-ganon. Kasi first time yun. Kasi talagang si mama ay terror talaga siya. And then alam niyo, hindi ko alam pero it happens talaga. Doon talaga nag-start yung pagiging close namin ni mama na to the point oh, na pag Jay, uwi ka na ha. Uwi na kayo ha. Ganun. Tapos pag may pinag tapos siya yung laging tinitext. So mga katarong minsan laging parang pag-aalis ako lalo nung college, but lagi ko siyang kasama kasi guys, hindi ako pinapayagan na hindi siya kasama. Seryoso 'yun. Kailangan kasama siya kasi siya yung ititext kung naka-uwi na ba talaga ako. And then lalo na pagpupunta ng malayo, gagabihin, kailangan lagi ko siyang kasama. Hindi siya so, pwedeng mas ng bahay nang parang hindi ako kasama. Parang ganun yung nangyari na minsan naiinis na ako, parang siya na yung anak. Fourth year rata nun, madalas. Halos doon lagi na ako siya, sa classroom. Lagi ko siya kasama. Tapos lahat ng friends ko, lahat ng classmates ko, friends niya, Bentong yung tawag sa kanya. Pati yung teacher namin, mga professors namin, kilala din siya to the point na pagdating nung tribute nung fourth year, baby girl yung naging nakuha kong award kasi nga dahil sa kanya, babing baby daw niya ako. Pero siya, usually, lagi niya ako inaantay talaga kasi may time na hanggang 7 PM yung class ko, hintayin niya din ako and then yatid niya ako. Kahit na may kasama na ako, uuwi noon, ganyan. Ganun siya ka eh. Oh. And then, super appreciate ko kasi hindi naman sa pag flex ko lang. Oh, flex? Nakaano ka na ngayon, ha? Hindi, uso yun eh.
Parang ano, yung effort niya is very one of a kind. Tapos meron pa yung time na, kasi ako yung tipo na, di ba, lagi akong pupunta sa mall para tumingin lang ng camera. And sa mga nag-unbox niya, alam niyo na yung story niya. Yung sa vlog ko, subscribe kayo sa channel ko. I will just link it down below. So yun nga, hili ko talaga mag-camera ever since before, 3 years ago. True. Lumabas ng Fujifilm X-A2, gusto ko talaga ng camera. So kaya yung ginawa niya nung Valentine's, is nagagawa niya ko ng kanyang improvised. Oh, ta-da! Fujifilm. Ang ganda ng Fujifilm na yan. Sa Fujifilm AJ-08 daw. So ganito siya, parang gaganyan mo, tapos lalabas yung mga pictures and all that. And then dito yung mga may mga paletters. Wow, yan yung film. Super dami, kaya nandito siya sa jar. Ayan. Oh, so ganyan, ganyan siya ka-effort, diba? So way back 2000-something. Akala ko talaga si Rana yan eh. Tapos ito, ayan, dito yung mga letters. Bubunot ka, pag sad daw ako, bunot lang ako and then. And yun, sinishare ko lang naman sa inyo. Tapos, may nakuha na kayong idea, ha? Mga boys, dyan, ha? Tapos yun, parang yun yung pinaka, ang saya ng love story, ang saya ng kwento ng love story, na parang, we started from scratch, like from being opposite. Like, I don't really like you. I'm so mataray. And sayang lang talaga, walang video. Oo, hindi kasi uso yun nun. Super nanghihinayang kami. And kaya naisip namin magawa ng vlog kasi gusto namin na i-share yung moments na dire-diretso lahat ng moments namin na naka-vlog. Kasi ang pinaka-purpose talaga namin is sharing eh. Yeah. Ang hirap kasi ng kinikwento mo lang tapos ini-imagine lang nung kasama mo. Kaya naisip namin na magawa na talaga ng vlog kasi it's super helpful na ma-share mo in visual thing talaga. So, pwede mong balik-balikan kahit anytime. Oo, like in the future, diba? Pag yung mga bata na may apo na, ganun. Well, then marami din nagsabi na what if nag-break kayo? Well, we don't know the future yet. Pero what, yun yung isa rin sa feeling ko nagpatagal din sa amin because hindi namin iniisip agad yung future na what if, yung mga what if, what we do is what is. We enjoy our life, we live our life, we do what we want as long as we can. And hindi namin pinipressure yung sarili namin sa isa't isa na parang tayo, parang girlfriend mo ko, boyfriend mo ko, dapat ganito ka. No, we don't do that. And ang saya lang kasi grabe, ang dami namin pinagdaanan. Like, ang dami namin pinag-awayan. Yung kulang na lang, mag-break talaga kami. Ayoko yun. Talagang yun yung pinakaano ko. Parang, kabilis akong sumuko. Oo, kung hindi lang talaga ako. Kaya walang nagtatagal. Siya lang. Ogo! So yun, siguro ano, it was God's grace. Super friendly niya sa to the point na halos lahat sa family ko kilala na siya. Yun yung parang story namin na from scratch, from God's grace, naging parang legal na rin kami in a point na parang ganun. So super saya. It's a roller coaster ride. Kaya nga, sayang lang talaga yung inisip ko, sayang wala yung mga. Pero okay lang, may mga part na may mga video kami na nasha-share din namin sa Facebook page namin na i-like niyo na yan, yung Angel and Jay Facebook page. Doon, minsan pinopost namin yung mga previous photos namin. Kasi yun lang yung ano. Parang throwback. And we also have our first ever selfie na hindi pa kami. As yung parang ano lang. So, ipa-flash na lang din namin dyan yung mga pwedeng makita nyo na yun. So, yun yung pinaka-love story namin on how it happens. And sobrang saya. Masaya. Kasi super survivor kaming dalawa. And natuto kong ang haba na ng vlog na to. And hindi ko mapigilan kasi ang saya kasi. Tapos, sayang magkwento. Oo, tapos yung ano tawag ito? Yung ano? Wala, nawala na ako. Hindi ko na namin iniisip ko. Tapos pag nag-aaway kayo, minsan nagsisimba lang ano kami. Ano parang nag-aaway kayo, plus mamaya, pati ay kinabukasan, ay wala na nang ako gusto ko ganun. Na makipag-break. Ayoko na sa'yo. Ganyan-ganyan. Sinachat, tinatext ko minsan si tita. Hayaan ko lang siya. Tapos siya, ano, wala lang. Wala lang. Dead ma, kasi nga, ganun mga babae, pag, ano, galit, hayaan mo. Tapos mamaya-maya, nag-cool down na. So, ang dami na namin sinasabi, which is dapat love story lang. I-comment nyo sa baba kung gusto nyo mag-create kami ng videos na about parang mga tips namin, mga paano kami tumagal, mga ganyan-ganyan. So, hindi namin alam kung meron pa bang umabot sa puntong ito kasi super haba ng ating love story. Pero we just want to make this memorable and yeah. So, sana nagustuhan nyo and sensya na kung medyo mahaba at telenovela ang aming kwento at sana, ewan ko kung may umabot pa nga talaga sa puntong ito. Sa mga umabot dyan, thank you. Thank you. So that's all for our today's vlog. First ever sit down vlog and everything vlog. Ang haba na naman. Outro na nga lang, mahaba pa rin. So that's it for today guys.
If you like this video, please give a thumbs up. If you have some comments or suggestions, i-comment nyo lang sa baba. Subscribe din kayo sa aking channel. And you can follow us on our social media accounts na ilalagay namin sa description box. And of course, don't forget to subscribe to our channel, also to my channel. Bye guys! See you in our next videos. And see you to more kulitans, chikahan, wow, charbanes, yan, lapangan, sige, everything. So soon, ayun, soon videos. Basta comment lang, comment dyan. Oh, and of course, don't forget to say goodbye. Subscribe to our channel. Takpan mo na sila. Bye guys, see you on our next video. Takpan mo na sa si Mr. Cole. Saan ka? Wait lang. Pakita ka muna. Bye-bye. Ito mo. Oh. Ito pala.